Hi everyone, welcome to the channel. This is Bikecheckph. So yan, so may nagdala sa atin ng bike na to and asked us to fix something. Ang problema nito is sa tires. Lagi siya napa-flat. Pero nung inabot niya sa akin, napindot ko kagad yung preno is, I think that's something we can improve. Kasi masyado matigas. Common ko to nakikita, even sa mga friend, ng ano ko, yung mga bike nila. Sobrang tigas sa mga brake sets, yung mga ganitong klase, yung mga entry level na mechanical brake sets. We're not going to feature the bike. What we're up to is just the brake sets. I believe maraming biker na ganito yung ginagamit na brake sets, especially those who's just starting out, diba? Kasi kadalasan pagka budget bikes or entry-level bikes, ganitong brake set yung nakakabit. Check natin. So this is Shimano. It says B-brake, so medyo classic. B-brakes. Yung V-brakes, yan yung mga sinaunang preno na sa rim kumakapit. Wala na ako nakikitang ganyan ngayon na lumalabas na bago. Since cable yung inihila niya, so this is still applicable sa mga cable or mechanical disc brakes or disc calipers. So yung model na to is a brake lever and shifter combo. So magkasama na sila sa isang clamp o sa isang assembly. Itong pinaka-common na napapansin kong setup ng mechanical brake set na hindi ko nagugustuhan. I mean, I'm not saying this is wrong. This is one way of adjusting. Pero ako personally, hindi ko gusto na ganito ang setup. Kapag niluwagan natin yung lock ng cable, this one. So, i-release ko lang yung cable. Ayun. Kung napansin mo, nag-release yung lever. So, yan yung relax position. Kapag inilock ko yan dyan, ang nangyayari is, sagad na yung preno mo, hindi pa kapit yung pads. Kaya kadalasan ang ginagawa ng nagsisetup nito ng biker or ng mekaniko is, tinutulungan nilang i-push ng konti. Tapos doon nila ilalak yung cable. Kasi that way, parang preload, mas maagang kakagat yung caliper mo. Okay naman yan. Kaya lang this uses a spring. Para bumalik siya sa position niya, gumagamit siya ng spring. Problema, ang spring, the more mo siyang pinepress, lalo siyang tumitigas or lalo siyang lumalaban. Kaya nga sa fork, merong preload. Kasi pag diniinan mo yung spring bago ka mag-load, ibig sabihin ng pre is before ka magbigay ng weight or magbigay ng load sa kanya, meron na siyang initial load, kaya nga preload. Pinrest mo na siya ng konti. Ibig sabihin, mas titigas yun. At the relax position, mas matigas. Sa preno, ganun ang ginagawa nila. Dahil sa kagustuhan nilang mapaaga yung press, binibigyan nila ng, inuusod nila to, dito nila nilalock, nagkakaroon ka ng preload. Hindi ko alam kung sinasadya nila pero sa tingin ko hindi naman. So at the moment, lalagay natin siya sa relax position. Hindi ko na muna ito ilalock ha. Mamaya na. The caliper naman, since this is mechanical, this is cable actuated. O hinihila natin to using a cable. Pareha siya ng shifter, yung ganitong materials. So kapag pinisa natin yung lever, we're actually pulling this part of the caliper. This is single side actuated. Ibig sabihin, isang side lang ng pads ang gumagalaw. Yung isang side naka-mount. Paano nangyayari yan? So bakit isa lang ay dalawa yung brake pads? Cost. Para mapamura nila, ginawa nilang isang side lang. Kasi nga, entry level to, diba? So paano nangyayari yon? So if this is the rotor, supposedly meron kang dalawang brake pads, which is left and right side. Kita ba sa camera? The concept is kailangan mapadiin or mapapisa natin yung dalawang brake pads para sumayad sa rotors, which is kapag diniin mo, syempre mas titigil yung rotors using friction, di ba? So paano na gumagana kung isa lang side? Nangyayari is this. Sa ganitong system, isang side lang yung nagpe-press. Yung kabilang side, kaya siya lumalapat. Kasi ang rotor natin is may flex. So kung ito yung rotors, ba nasa gitna yung rotors, kung ito yung rotors, kapag pinrest ng isang side, dahil dinidiin mo, na-flex yung rotors, so sasayad siya sa kabilang side. Now if you put enough pressure, syempre, magpipreno ka na. Less parts, less spring, less levers, lower cost. Pero merong ibang mechanical brakes na kaliwat kanan yung nagpe-press. Nakita ko yan lately sa TRP. Syempre, mas mahal yun. Well anyway, it's simple pero it works. Now, what I wanted to share is how to make the best out of it. I mean, paano ba natin siya isa-set? Paano natin siya i-tune? Paano natin siya i-dial in? Whatever you want to call it. I'm not saying that yung isa-share ko sa inyo is the correct way, no? It's just one way of how
to set it up. Kasi sa tingin ko personally, yung ganitong way is much easier, much mas malambot, tapos mas madaling i-brakes. So parang i-maximize natin yung capability niya mechanically. So try natin. Balik tayo sa levers. Kung mapansin mo yung levers is masyado malayo yung lever sa grip. Kung maiksi yung fingers mo, like for example, bata yung gagamit or babae yung gagamit, which is eto babae yung may-ari, masyadong malayo yung relaxed position niya para sa kamay nung gagamit. So ako mas gusto ko na mas malapit to para less effort para sa akin. So try natin to adjust. I believe lahat ng mechanical brake levers merong ganitong adjuster, which is yung reach adjustment. So meron lang siyang screw na kapag inigpitan mo is syempre na-extend mo yung screw sa loob, tinutulak niya yung lever palabas. Press lang natin to para to give way. So press natin sa pinakang dulo. So ayan, since naka-relax yung cable, yeah, medyo lumapit na siya. Parang kulang pa. I think kulang pa. Tanggalin ko na siguro yung spring. Yung spring na to, ang purpose niya kaya meron yung spring kasi kung hindi mo yan ibabaon ng todo, kapag nakaganyan lang siya, kapag hindi ka nakapress or nakapress kang ganyan, maluwag yun. So pwede malaglag yung bolt. Pero sa situation ito, kapos eh. Gusto ko mas malapit pa. So tatanggalin ko na yung spring. Subukan ko tanggalin. So kapag tinanggal ko yung spring, yung naiipit ng spring kasi hindi na makapasok, may papasok ko siya lahat. So subukan ko lang. So ayan, so binaon ko ng todo yung bolt and ang result is ganito siya kalapit. So sa position ng reach niya ngayon, ito na yung pinakamalapit na possible using that stock screw. I think it's enough. Since kasi yung original niya position sobrang layo. Sobrang layo nito. This one is mas malapit siya. Ngayon, I wanted to adjust this a little further para sa one finger braking. Ano ba yung one finger braking? Bibigyan kita ng sample. Ang ginagawa namin is pinapasok namin ng konti yung brake levers sa handlebar. So yung relaxed position ng kamay natin, kapag pinreno ko, I'm just using one finger sa pinakandulo ng lever. Pasok para paghawak, one finger braking. So again, pinasok. I think this is 1 inch. Pinasok yung brake set para sa relaxed position ng kamay, one finger braking. Baka sabihin nyo hydraulic kasi. So kuha tayo ng mechanical. So this one is Paul mechanical brakes. Again, relaxed position, one finger braking. Ngayon, bakit kailangan natin gawin yung one finger braking setup na sinasabi? Ano ba yan? Mas cool ba yan? Mas maporma ba or something? Ito yung tsuri niyan. Kapag nakahawak ka sa preno mo, you have 4 fingers na pwede mong gamitin. This is your weakest finger and this is your strongest finger. Now, meron tayong tinatawag na moment of torque. Ano ba yon? Ang sabi dyan is, the force multiplied by length. Ano yung length? Yun yung distance between the pivot hanggang sa point of force. So mas malayo ka sa fulcrum or mas malayo ka sa point of rotation, with the same amount of force, mas malakas ang pwersa kapag nando ka sa dulo. Kaya nga gumagamit ng tubo sa vulcanizing shaft pa pag matigas yung bolts, di ba? Kasi mas may pwersa yon sa kaset. Kaya yung mas malaki ang kaset, mas magaan padyakin. Ibig sabihin, yung kadena mo nasa mas malayo sa axle or sa point of rotation. So ganoon din sa braking. Ang gusto natin gawin is gamitin natin yung strongest finger sa edge ng lever. So that is the most efficient. Although dito sa model na to, baka hindi ko siya masagad kasi magkasama yung shifter tsaka yung brake lever. So kapag pinasok ko to ng todo, kasama yung yung shifter . So siguro kahit 2-finger braking man lang ang setup natin, at least magamit natin yung churi behind moment of torque tsaka yung strongest finger. So ayan, ipasok ko na siya ng at least siguro mga 2 centimeters. So umiksi siya ng konti. So yung hand position natin will be 2-finger braking instead of 1. Pwede ring 1, pwede ring 2.
So summer dun sa area na yun, kasi nga kapag pinasok pa natin masyado na magiging malayo yung shifter. So the moment na mag-shift ka, aabutin mo naman. Kaya hindi natin siya maisagad sa one finger braking. Now, may isa pang tsuri na sinasabi na this way, mas may control ka sa manibela mo. Kasi daw nakakapit ka pa dun sa handlebar. Pero tingin ko kasi magkasama naman siya, diba? May pwersa pa rin dito. Pero sa akin, personally, kaya ko yung ginagawa is yun, mas malambot yung preno. Mas malambot yung feel. Mas malakas yung pwersa ng daliri mo kapag ganito yung setup. Balikan naman natin yung caliper. So ilalock na natin yung cable sa position niya. Ako, I want this to be in relaxed position. Kasi nga, yun yung pinakamalambot na part ng spring na gagamitin natin. Kapag ginamit natin yung ginagawa ng karamihan, ay hihilahin to pa ganyan, tsaka siya ilalock para lang lumapat sa tamang timing. So yung pag-press mo is lumapat siya, umabot. Medyo mas matigas yung spring kapag kaganon. So relax position, lalak natin. Iba ang i-adjust natin para natin ma-achieve yung point of tangency o yung paglapat ng pads sa rotors. So pagkatapos nating i-lock yung caliper sa baba, mapansin mo pag pinindot natin to, dikit na yung lever sa grips. Hindi pa sumasayad yung preno sa baba. So paano gagawin natin dyan? I believe lahat ng mechanical calipers, low-end or high-end, merong adjuster ng pads dito sa side na to, sa kanan. So kapag hinihigpitan natin yan, lumalapat yung pads dito sa side na to, papasok siya pa ganun. Kapag niluwagan naman natin, hinihila mo yung pads palabas. So hihigpitan natin siya ng enough para pag-press natin ng levers, maiipit yung rotors. I think that's good enough. Nung nakuha ko na yung enough adjustment dito sa side, sa kabilang side, para lumapat siya sa tamang press, hinigpitan ko pa siya ng siguro isa pang turn, tapos i-adjust natin dito. I'll explain later. Ang lahat ng brake caliper sa bike, hydraulic man or mechanical, yung butas ng mounting niya is oval, hindi bilog, hindi sakto, para pwede mong igalaw yung preno mo left and right, or pwedeng twist pa ganyan para maigitna mo yung rotors sa pads. So pwede mo yung ilock in any position kung saan mo gusto. Syempre, paano natin igigitna yan? Isa sa technique is pe-press ko yung levers. This is one side lang, isang side lang ang umiipit kapag pinindot natin yung levers. So kapag nilock mo siya sa ganyang position, then binitawan natin yung lever, ibig sabihin bumuka yung isang side. Yung kabilang side, 'di ba, naka-fix ngayon, umaasa lang 'yun sa flex. Ibig sabihin at this point, sayad 'yun. Again, kapag niluwagan natin 'yung mounting, isang side lang ang umiipit. Kapag maluwag 'to, syempre gagalaw 'yan, 'di ba? Kapag pinrest natin 'yung lever o nag-ipit 'yung preno, isang side lang ang umiipit. Gagalaw 'yung buong position ng caliper. Dahil nag-press siya. Kapag hinigpitan niya natin 'yan, so, ibig sabihin, nakalock na sa position yung buong caliper. Kapag binitawan natin yung lever, o bumaba na to, ibig sabihin, ang umangat, isang side lang. So, at this position, dapat sayad yung kabilang side. So, paano natin matatanggal ang sayad? We have to adjust here. So, pagkatapos natin i-lock ng caliper sa position, bawas tayo rito siguro ng isang, dalawang turn para lumayo yung pads dito sa side na to. You want this side to be as close as possible, pero hindi tumatama. Para minimal yung flex, kasi yung flex magpapatigas din yung sa pag-press mo ng preno. Dapat malapit na malapit. Kung perfectly flat yung rotors mo, wala ka masyado magiging problema. Ngayon kung medyo ngiwi, naia-align yan. Baka doon ang problema mo. Pero sa brake sets, except the rotors, you want this to be as near as possible. So mukhang okay na, pero yung final fine tuning mo, you do this sa barrel adjuster. So pwede mong luwagan para mas umaga yung press, and then you lock. Kailangan mo ito i-lock. Kapag na-lock na, then you're good to go. Tapos yung ginawa natin dito is gagawin lang natin doon sa kabilang side. The process would be the same. Yun, so that's how that's how I adjust the entry level brake sets. Kasi medyo iba yung pag-adjust ko sa common na nakikita kong pag-adjust na ginagawa nila. Yun yung binabanat yung sa cable. I'm not saying they are wrong. I'm not saying I'm correct. Pwede naman yung sa kanila. Kung gusto mo mas matigas yung press, ganun ang gawin mo. Kasi mas may preload yung spring. Ngayon, kung gusto mo naman ng soft touch,
sa mechanical brakes, ito kahit pinky oh. Malambot, 'di ba? So, 'yun yung discarding ginagawa ko. So, I hope meron ka natutunan sa ating Kalikot Master episode. Hanggang sa susunod. Thank you very much for watching. This is Jay. You are in Bikecheckph PH.